Welcome back sa ating free video training series. Andito lang kami ngayon, nag-enjoy, naliligo. Pero I hope nag-enjoy ka din, no? I hope nag-enjoy ka din at marami kang natutunan dun sa ating video number 1. And napanood mo na ba? At natapos mo ba yung video number 1, ha? Make sure na natapos mo yun, okay? And remember, kung natapos mo na yun, remember, pinag-usapan natin yung master plan at yung tools na kailangan mo para magkaroon ng successful na internet business at para kumita ng malaking income sa internet. Pero dito naman sa video number 2, ang magiging topic natin, ang pag-uusapan natin ay yung strategy. No? Yung strategy kung paano mo gagamitin yung mga tools na pinakita ko sa iyo sa video number 1 para magkaroon ng successful na business na kumikita ng millions of income online. Okay, and syempre, ang exciting na part, yung second topic natin. Yung second topic natin ay yung bagong reward plan. No, bagong reward plan na makakatulong sa'yo para kitain mo yung iyong first 200,000 pesos income and then yung iyong first 2 million income. So, make sure natapusin mo itong video number 2 dahil exciting yung mga pag-uusapan natin. Okay, pero bago tayo mag-proceed dun sa strategy training, gusto ko muna nayayain ka, no? Gusto ko muna nasamahan mo ako dahil may gusto lang akong ikwento sa'yo saglit. Sinama kita dito dahil gusto kong ikwento sa'yo at i-share sa'yo yung personal story ko. Tandang-tanda ko pa kasi nung nagsisimula pa lang ako sa business ko, sobrang gipit na gipit kami sa pera. Yung time na yun kasi, kauwi ko lang galing abroad, dati akong OFW. At nagkataon na yung time na yun, kapapanganak lang din ng first baby namin. Okay? At natatandaan ko, nakikita lang kami sa maliit na kwarto. At sa sobrang gipit namin sa pera, wala kaming kagamit-gamit halos. Isang gamit lang yung meron kami. Isang banig na ganito kamitis. Tapos yung banig na yun, tuwing gabi, nilalatag ko siya sa sahig, doon kami natutulog. Tapos kinaumagahan, liligpitin ko siya, sasandal ko sa pader, tapos doon na kami uupo sa sahig. At madalas doon na rin kami kumakain. At one time, nagpunta kami sa isang fast food. Ginawa namin, sa sobrang gipit sa pera, bumili lang kami ng isang burger, hinati pa namin sa gitna na yun, para lang makakain. At sobrang hirap at sobrang sakit sa dibdib kapag alam mong wala kang perang madukot sa bulsa mo. Ano yun? Sobrang sakit kapag alam mo at na-realize mo na hindi mo maibigay at maiprovide yung pangangailangan at yung mga gusto ng mga mahal mo sa buhay. At, after nun, na-discover ko yung about sa internet marketing. At doon na nagkaroon ng mabilis na pagbabago sa buhay ko. Even yung mga kakilala ko, yung mga kaibigan ko, nagulat din sila sa sobrang malaking changes na nangyari. At naniniwala ako na itong business na to, itong industry na to, itong internet marketing, itong online marketing, itong network marketing, ito yung solusyon, ito yung sagot sa mga matagal ng pinagdarasal at hinahanap ng maraming tao. Saan ka makakakita ng isang career kung saan ang isang katulad ko na walang natapos sa pag-aaral, walang kahit na anong alam, no, sa kahit anong klase ng business, at galing sa buhay mahirap, ang pwedeng kumita ng malaki at mabago ang buhay. Wala. Ay dito lang. At ang intention ko dito sa video na to, dito sa video training series natin, ay maibigay sa'yo kung ano yung mga strategy, kung ano yung mga knowledge na natutunan ko para ikaw, ang magawa mo, gamitin mo itong ibibigay ko sa iyo mga strategy at knowledge, gamitin mo siya sa buhay mo. And my hope, ang ipinagdarasal kong mangyari sa iyo ay magkaroon ka rin ng magandang pagbabago sa buhay. So i-apply mo siya, i-apply mo lahat ng mga matutunan mo and experience change in your life. So ngayon, ang gusto kong gawin ay bumalik tayo dun sa bahay para ituro ko na sa iyo yung dalawang strategy na magagamit mo to make lots of money on the internet at para magkaroon ng successful na internet business. Let's go! Pag-uusapan natin ngayon yung dalawang strategy na pwede mong i-apply para kumita ng malaki sa internet gamit yung mga tools
at yung master plan na pinag-usapan natin sa video number 1. Alright, sa strategy number 1, napakasimple lang. Gagamitin mo yung mga tools na pinakita ko sa iyo to sell any kinds of products, to sell any kind of service, to sell any kind of opportunity. Okay, for example, you can use the Impact Instrument blog, no? You can use, pwede mong gamitin yung blog para mag-publish ng content, no? Para makapag-publish ng content at magawa mo yung content marketing. Right? Kapag nagawa mo yon, ang mangyari, makakapag-create ka ng awareness at magsisimulang malaman ng mga tao yung tungkol sa business mo. Alright? And then, after mo makapag-create ng awareness, after mo silang ma-attract yung mga tao, no? Sa iyong blog, ang gagawin mo, ang next na gagawin mo, ay ililid mo sila papunta sa iyong capture page. Okay? Ililid mo sila sa iyong capture page, which is, pwede mong gamitin yung rocket pages para mag-create ng rocket pages. At gagawin mo yon, remember, para ma-capture mo yung kanilang mga contact information. Napaka-importante nung part na yon. Napaka-importante na makuha mo yung kanilang mga email address, no? Yung kanilang email list, para magawa mo silang ma-follow up. Okay? Remember, follow up is very important. Important na multiple times mo silang ma-expose sa iyong business at sa iyong opportunity. Alright? And then after that, pwede mo na silang i-lead papunta dun sa iyong offer. And again, kahit anong offer pa yan, kahit anong business pa yan, kahit na anong service pa yan, yun pwede mo siyang gamitin. Pwede mo gamitin yung mga tools at yung master plan na pinakita ko sa iyo sa kahit anong offer. Okay? And ito basically yung strategy number 1 na pwede mong gawin. And siguro kung ikukumpara natin siya sa isang traditional business, no? Kung ikukumpara natin siya sa isang traditional business or offline business, pwede natin siyang i-compare sa isang fast food, no? For example, McDonald's. Okay? Itong vlog mo, ayan yung magsisilbing signage, no? Yan yung magsisilbing signage na mag-a-attract ng mga tao. Di ba signage, yan yung taga-grab ng attention, no? Taga-tawag ng pansin. Okay? And then, ito namang capture page, yan yung magsisilbing pintuan. Yan yung magsisilbing pintuan kung saan papasok yung mga tao. Okay? At kapag nakapasok na sila, dun mo na sila pwedeng i-lead sa yung products, sa yung offer. Okay? So, for example, in our analogy, no? Ito yung parang magiging burger mo. Alright? So, parang ganyan. Okay, so, anong gagawin mo? Kung gusto mong kumita ng malaki at makapagbenta ng mas maraming product, gagawin mo, you simply attract more people. You simply attract lots of prospect. Gagamitin mo yung blog para makapag-attract ng mas maraming tao. At kapag nakapag-attract ka ng mas maraming taong papasok sa pintuan mo at mas maraming taong makakakita ng product na binibenta mo. Right? So this is strategy number 1. At itong mga to, itong kabuo na to, yan bale yung magiging entire system ng business mo. Yan yung magiging entire system ng negosyo mo. Yan yung magiging focus, yan yung magiging center ng iyong internet business. Right? And yan yung strategy number 1. And meron pa tayong strategy number 2. Right? Itong strategy number 2, kahawig din ito nung strategy na in-implement ng McDonald's. Okay, kasi parang ganito eh. Sabi ni McDonald's, no? Paano tayo kikita ng mas malaking income? No? Paano natin mas mapapalaki yung ating negosyo? No? Paano tayo mas makapag-expand? Alright? So, ang ginawa niya, ang naisipang gawin ni McDo ay itong buong existing system niya, ang ginawa niya, sinimulan niyang i-offer yan sa ibang tao. No? So, parang ganito yung tinanong ni McDo. Sino dito yung gusto ring magkaroon ng successful na business para kumita gamit yung existing business namin at gamit yung mga tools na meron kami? Okay? So, yun yung ginawa niya. They started offering their business as a franchise. So, yung mga tao, ang nangyari, lumapit sa kanila, no? Lumapit sa kanila, and nag-apply sila kay McDonald's. Kung sakaling qualified sila, ang mangyayari, magbabayad lang sila ng at least 30 to 50 million, tapos magagamit na nila yung entire business ni McDonald's. Okay, so yun yung second strategy na ginawa niya. They started offering
people a way para magamit yung kanilang entire business system. So, ang gagawin, ang ginawa ng mga tao na to, no, nag-apply lang sila, nagbayad sila ng 30 to 50 million, and then, nagamit na nila yung business system ni McDonald's. And alam mo ba, na sa buong mundo, no, sa buong mundo, okay, 75% ng lahat ng McDonald's ay pagmamay-ari ng mga franchisor, no, ng mga franchisee. At 90% sa US, 90% ng lahat ng McDonald's store ay franchise. So, ito yung strategy na ginawa nila para ma-expand yung business nila. Ito yung strategy na ginawa nila para maging multi-billion dollar company. Right? Itong pinakamalupit, no? Itong pinakamalupit. Habang itong mga franchisee na to ay nakakapagbenta ng mga products, habang itong mga franchisee na to ay nakakapag-acquire ng mga bagong customer, habang lumalaki yung business nila, habang lumalago yung business nila, ang nangyayari dito kay McDo ay kumikita pa rin sila ng mga royalty income, na franchise royalty income. Ibig sabihin nun, habang mas nagiging successful itong mga partners ni McDonald's, no, habang mas kumikita yan ng malaki, habang mas nagiging successful yung business nila, mas lalong nagiging successful at mas lalong yumayaman si McDo. Okay? Now imagine, what if magawa mo din yung nagawa ni McDo? What if magawa mo ding ma-offer sa ibang mga tao yung existing business at yung mga ready-to-use na tools na pinakita ko sa iyo sa video number one? What if magawa mo rin yun? No? And what if habang yung mga partners mo, no, ay nagiging successful at habang kumikita sila ng malaki, no, mas lalo ka rin kumikita ng mas malaki at mas lalo kang nagiging successful by helping them become successful, by helping them to earn more money, you become successful, more and more successful in your business. Yun ang magagawa mo kung sakaling mag-qualify ka na maging part ng aming affiliate program. Yun ang magagawa mo, na magagawa mong ma-offer sa iba yung aming existing business system at yung ating existing mga tools, no? Kapag nag-qualify ka na maging part ng aming affiliate program, kapag nag-qualify ka na maging affiliate partner namin. Okay, so yun yung gusto kong pag-usapan natin susunod. Itong strategy number 2 na to. Okay? Yan yung gusto kong pag-usapan. Yan yung mas exciting. Ngayon, pag-uusapan na natin kung magkano yung potential na pwede mong kitain kapag nag-qualify ka na maging affiliate member. Dito natin pag-uusapan yung bagong reward plan na tutulong sa'yo. Right? So sabihin natin, nag-qualify ka na maging part ng ating affiliate program at ito ka. At kung ang question mo ay kung paano magka-qualify, no? Pag-uusapan natin yun later on. Right? So ngayon, mag-focus muna tayo sa kung magkano yung potential income na pwede mong kitain. Okay? So ito ka. Every time na maibibenta mo yung ating system at every time na makakapag-refer ka ng bagong member at user, right? Kikita ka ng 1,500 pesos. Okay? Kikita ka ng 1,500 pesos for every referral na marerefer mo sa ating system at sa ating mga products. So, every referral, sabihin natin ito si number 2, kikita ka ng additional 1,500. Right? So, every referral yan, 1,500 ang kikitain mo. Okay? So, sabihin naman natin, itong mga new member mo, right, ay nagsimula rin gawin yung business. Nagsimula rin silang mag-refer ng sales at mag-refer ng bagong members. Ano yung mangyayari at magkano yung potential nilang kitain? At magkano yung potential mong kitain? So, sabihin natin, si letter A nakapag-refer ng first referral niya, kay first member niya. Kikita rin siya ng 1,500 as our affiliate partner. Ngayon, ikaw, ang tanong, magkano yung kikitain mo? Okay? Sa una, wala pa muna. Okay? Pero ang tanong, paano ka makikita mula dito sa mga effort ng mga members mo? Members under your organization. Okay, ganito siya. Kapag nakatatlo ka na, no? Pag-refer ka ng tatlo, sabihin natin ito si letter C, pangatlo mo, in one calendar month, kapag nangyari yan, nakapag-refer ka ng tatlo in one calendar month, ang mangyayari, magkakaroon ka ng rank. No? Magkakaroon ka ng rango. Okay, anong rango yon? Ang rango na yon ay rockstar. Okay? At kapag naging rockstar ka,
ang mangyayari ay kikita ka ng iyong first generation bonus. So, ano yung first generation bonus na yan? Okay, at magkano yan? Okay? Para maintindihan natin kung paano nag-work yung generation bonus, i-explain ko lang muna siya sa iyo ng maikli, no? Ganto siya nag-work. For example, may anak ka na, no? Kunyari, may anak ka na. Yung anak mo na yon, yun yung iyong first generation. Okay? Tapos yung anak mo, pag nagkaroon ng anak, which is yung apo mo, no? Yun yung iyong second generation. At yung kapag yung apo mo na yon, nagkaroon ulit ng anak, no? Which is apo mo na sa tuhod, yun yung iyong third generation. So, ganun yung kailangan natin isipin, no? Para maintindihan natin yung generations. Alright? And ang tanong ngayon, saan dyan yung first generation ko? No? Saan dyan, saan ako kikita ng tago 1,000 pesos? No? Basically, kapag nagkaranggo ka na, lahat ng nasa ilalim mo ay iyong first generation. Lahat ng papasok dito, no, ay mga anak mo, parang ganun. Okay, so, for example, kanina, si letter A, di ba nung nakapag-refer ng first referral niya, wala ang kinita. Pero ngayon, dahil may ranggo ka ng rockstar, once na makapag-refer si letter A, no, ang mangyayari, kikitain mo itong 1,000 first generation bonus. Alright, so ganun siya, kalupit. No? So every time na magre-refer yan si letter A, for example, yung sa ilalim ng team niya, nakapag-refer din. Right? Lahat ng pumasok na yun, meron kang 1,000 na first generation bonus. And kahit gano'ng kalalim yan, no? Kahit gano'ng kadami. For example, sa loob ng isang araw, nag-refer ng maraming member dito sa organization na to. Anong mangyayari dyan? No? Lahat dyan, kikita ka dyan, tag 1,000. Kahit walang limit ang pwede mong kitain, unlimited income pwede mong kitain everyday. Kung may 10 dyan na pumasok, di may 10,000 pesos ka. Kay ganun din dito sa iba, no? For example, si letter C, may pumasok dyan na new member, may pumasok dyan na new customer, nagagamit ng tools, may pumasok dito, kahit saan dyan, kahit gano'ng kadami, walang kailangang balansehin, no? Lahat ng pumasok na yan, dahil nasa ilalim mo sila, nasa first generation mo sila, lahat yan, 1,000. Right? Ganun kalupit. Okay? So ngayon, kung may first generation income, siyempre may second generation income. Paano mangyayari yan? So sabihin natin, itong si letter C mo, itong affiliate partner mo na to, ay masipag din. No? Ang ginawa niya, ginaya kanya at nag-refer din siya ng 3 sa loob ng 1 calendar month. Ano mangyayari sa kanya? Mapopromote din siya sa pagiging rockstar. Okay, magpo-promote din siya sa pagiging rockstar. At, ang mangyayari, itong ilalim ni letter C, right? Yung ilalim ni letter C, yan na yung magiging considered as second generation mo. No, second generation mo na yan. Ano yung sabihin yan? Ibig sabihin yan, parang mga apo mo na yung papasok dito. So, magkano yung kikitain mo sa mga apo mo? No, sa second generation mo. Sa second generation, income mo, no? Okay, and by the way, kapag may na-promote na rockstar under your organization, ang bagong ranggo mo ay coach na. Okay? At ang additional income na ma-unlock ay yung second generation bonus, which is 1,500 pesos. Okay? Ibig sabihin nun, this time around, kapag may pumasok dito, no, o kaya dito, lahat ng pumasok na yon 1, 2, 3, lahat yun 1,500. Okay? And ganun din, same rule din na na-apply dito sa first generation. Kahit ilan, no? Kahit ilan niya pumasok dito, lumago yung business nila dyan, dumami yung user, dumami yung member, maraming masipag, lahat ng pumasok na yon 1,500. Okay? Walang cap sa pwedeng kitain, no? Unlimited ang income na pwede mong kitain. Okay, yan yung malupit na part dyan sa generation bonus, dito sa bagong reward plan na ito. Okay? And ganun din, dito sa iba, ito another example, ha? For example, itong member mo na ito. Sabihin natin, siya si letter X. No? Siya si letter X. Sabihin natin yan si letter X, hindi ikaw yung nag-invite dyan. No? Malamang hindi mo kakilala yan, no? Kasi invite yan ni number 2, eh.
Pero yan, hindi mo kakilala, hindi ikaw yung nag-invite, sabihin natin naging masipag din siya, no? Naka-refer siya ng tatlo sa loob ng one calendar month. Ang mangyari, magiging apo mo na yung ilalim, no? Nung ilalim ni letter X. Yung pangapapasok dito sa grupo ni letter X, second generation mo na. So, anong ibig sabihin yan? Lahat ng pumasok doon, may 1-5 ka. And ang point na gusto ko maintindihan mo dito, ay itong si letter X, hindi ikaw yung nag-direct niyan. Possible nga na hindi mo yan kakilala. Okay? Pero dahil naging rockstar siya, no? Dahil masipag siya, dahil nagiging successful na siya, no? Ikaw din ay nagbe-benefit. Kagaya ni McDo. No? So, ang goal mo dito sa bagong reward plan na to is help as many members as possible. Kasi habang mas kumikita sila ng mas malaki, habang napopromote sila, at habang nagiging successful sila, mas magiging successful ka din. Mas kikita ka din ng malaki. Okay? So, yan yung second generation. Hindi pa natatapos dyan. Okay, hindi pa natatapos dyan. Meron pang third generation. Sa third generation bonus, sabihin natin dito sa grupo na to, mayroon din masipag, no? Sa ilalim na. Okay? Nakatatlo din in one calendar month. Third generation mo na yun. Okay? And mga apo mo na sa tuho dyan. Parang ganun yung analogy, no? Okay? And magkano yung kikitain mo sa third generation? Sa third generation, dito na lang natin isingit. Third generation, okay? Third, so kaya maganda. Okay, dito. Third generation is 1,200 pesos. Third generation is 1,200. No? So kahit malalim, pag may pumapasok doon ng mga new members, new sales, new system user, new customers, no, lahat yun 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200. Wala ding limit, no? Wala ding limit ang pwedeng kitain everyday. Kung may pumasok doon na 10, 12,000 in one day. Okay? Ngayon, sabi ng iba, hindi ba malulugi yung company yan? Sobrang laki, ano, sobrang laki ng, ano, ng bonuses na natatanggap. No? Hindi ba malulugi yung affiliate program niyan? Okay? Ganito yung safety feature ng ating bagong reward plan. Hanggang third generation lang. No? Para hindi mag-overpay out. Okay, so after, for example, dito sa ilalim, kung may maging leader din dyan, maging rockstar dyan, tapos na doon. Kumbaga, cut off na doon. Okay? So, yan. Ito yung basically yung ating bagong reward plan na tutulong sa'yo. No, ganito siya ka-powerful. And ang focus, again, gagawin mo, tumulong sa as many people as possible. No? Tulungan mo sila maging successful and you will become successful as well. Alright? And yan, ang pinaka-exciting pa na part dyan, hindi pa natatapos, no? Hindi pa natatapos. Yan yung less exciting na part. Meron pang part dyan na mas nakaka-excite. Ano yun? At ang tawag dito, no, ay yung matching millions. Paano yung nag-work? Ganito siya kasimple. Kapag yung income mo mula dito sa direct referral, sa first, second, third generation, ay naipon at nag-accumulate, no, nagsama-sama, at umabot yung income mo, let's say, ng 100,000 pesos. Ang mangyayari ay ganito. No? Kapag umabot yung income mo ng 100,000 pesos, accumulated, no, accumulation, nagsama-sama, nag-ipon-ipon, umabot ng 100,000 pesos, ang mangyayari, makakatanggap ka ng additional 100,000 pesos na cash. Upfront income ibibigay sa'yo. Eh, ganito siya kalupit. Okay? And hindi natin yung tinawag na matching million bonus nang wala lang. Okay? So ito kanina, 'di ba? 200,000 pesos na yung income mo. Ang mangyayari kapag sineryoso mo pa yung business mo, kapag tinuloy-tuloy mo siya at kapag nag-decide ka na mag-take ng massive action at seryosohin talaga yung business mo, tapos sabihin natin umabot yung income mo ng 1 million pesos. Ang mangyayari, no? Tatanggap ka ng additional 1 million pesos na cash upfront income ibibigay sa'yo. Yan yung mas exciting na part. Yan yung mas nakaka-motivate. Yan yung reason kung bakit mo gagawin itong affiliate program business na ito. Kung gusto mong malaman kung paano ka magka-qualify na maging affiliate partner at kung gusto mong malaman kung paano mo magagamit at ma-access yung aming system, yung aming tools, okay, make sure na abangan at panoorin mo yung third and final video natin. Okay, doon ko sasabihin sa iyo at doon ko i-explain sa iyo kung ano yung mga specific actions na gagawin mo para mag-qualify bilang affiliate partner. And I'll be straight with you, no?
hindi lahat ay pwedeng makapasok, hindi lahat ay pwedeng maging affiliate partner. Okay? Pero kung gusto mong magkaroon ng successful na business na kumikita, kung talagang interesado kang magkaroon ng magandang pagbabago sa buhay mo, kung gusto mong kumita ng malaki, at kung gusto mo talagang ma-access yung system at yung mga tools natin dito, magkita tayo sa third and final video. Ngayon, ang gawin mo, mag-comment ka sa baba. Okay, mag-comment ka sa baba ng video na to. Sabihin mo kung ano yung pinaka nagustuhan mo at sabihin mo kung may katanungan ka, post mo rin dyan. Pag nabasa ko yung tanong mo, sasagutin natin yan. Okay? So magkita tayo. Make sure na abangan at panoorin mo yung video number 3. See you in video number 3.